Another great day, mga bok. And today, sobrang special nung episode na to kasi this is the pilot episode ng Network Talks. So, pag-uusapan na ito yung success ng mga kapwa ko networkers na sobrang na-amaze ako sa mga stories. And hindi to basta-basta yung mga bisita. Isa lang pala bisita ko ngayon. So, ang purpose na itong video na to kasi gusto natin i-express makatulong. Kahit saan, welcome pala dito yung mga lahat, kahit anong industry. And thank you din sa mga nagpa-follow, sa mga nag-subscribe, sa Facebook, sa lahat ng social media natin, sa YouTube. Kasi bakit? Kasi ito yung gagawin natin na sobrang isi-share namin kung ano yung mga natutunan namin sa industry na ginagalawan namin, na sobrang love namin tong industry na to. And sobrang marami ka matututunan kahit saang industry ka, kasi marami ka matututunan dito. And napaka-special na tong episode na to ngayon kasi bakit? Kasi ang guest natin ngayon, hindi to basa-basa. No, sobrang hinahangaan ko to. And sa tagal ko sa industry, sa MLM, first time ko humanga sa isang leader na sobrang galing. And hindi ko na to kailangan ipakilala kasi kilala na. Influencer. Makikita mo lang siya lagi sa TikTok. Makikita mo siya sa Facebook. Makikita mo siya sa Instagram. Makikita mo siya sa YouTube. And good news kasi sa lahat, narinig nyo na to lagi yung mga teaching niya. Narinig nyo na to yung mga life tips niya, mga business tips niya. Marami na siyang na-influensyahan. Marami na siyang nagawa sa industry. And sobrang na-amaze talaga ako. Eto lang. Gusto ko ipakilala sa inyo. Excited na makilala na hindi na kailangan ipakilala. Ako na excited. Excited ako. Please welcome. This is pilot episode ng Network Talks. Pinaka first guest ko. Kilalang kilala nyo na. Hindi nyo kailangan pakilala. Pearl Hung. Yes! Hi! Hey, beautiful people! What's up? This is your Empress Pearl Hung. And it's such an honor to be your guest sa pilot episode because we know that pag sinabing LPG Louie Gascon, he's really that mentor na, kumbaga, mentor ng mga namin, ng mga top leaders that you may think about dito sa industry. Yes. And thank you sa bigbigyan ng oras kasi alam ko busy ka. Siyempre, kung merong taong nakakilala sa'yo, ako yon. Yes. Alam ko yung mga schedule mo. Alam ko kung paano ka mag-isip, di ba? Alam ko gaano ka kalikot yung utak and kailangan tatimingan para mag-yes, di ba? So, happy ako na kahit napagbigyan mo talaga ako ngayon. Of course. So, first, siguro gusto ko tayong i-congratulate sa success na meron ikaw ngayon. Di ba? Kasi sobrang ang ganda nung ginawa mo over the last 3 years from pandemic. Mm-hmm. Matinding transformation from you as a leader. Yes. Di ba? From you as a leader, from pandemic, talagang sobrang nag-shoot up yung community. Yes. That ng was organization the breakthrough. Yes. Yung breakthrough, no? And sobrang na-amaze ako sa growth, hindi lang sa success, pero yung nag-matured. Talagang shoot up. Pwede pala mag-shoot up yun, no? Oo. Pwede mag-shoot up. Pwede pala? Ngayon ko lang tinalaman eh. Yes, pwede pala. Pwede, no? Yes. Kasi sa mga bok, no? Sa lahat ng manonood, kumbaga sa same kami ng company, tapos siguro, bangitin ko pa ba, no? Pero nag-top two consecutive. Congrats! Thank you so much. Two consecutive years. Yes. Nag-top two, no? And sobrang, hindi lang ikaw. Marami mm-hmm. kang mga bit-bit na mga leaders. Yes. Na mga na-influensahan mo na eto rin sila naging successful. Mm-hmm. So, siguro the best na tanungin ko. Tanungin kita, matanong lang kita. Kasi, una kitang nakilala, nakita ko na responsible ka. Nakita ko na napaka-responsible mo na leader. Mm-hmm. Tapos, kailan mo siya nalaman na leader ka? Nung nakaka-build na ng team, that's the time that you know that you're a leader already. Actually, may isa ka nga lang na leader na downline. Feeling mo leader ka na eh. Na may ginaguide ka, may inayos ka. But along the way, nag-iiba yung pagtingin mo. Yeah. Becoming a leader. No? Feeling ko, hindi mo siya malaman unless meron kang leader na downline na ginaguide. So, na pag yeah. may tawag sa'yo, mentor? Oo, parang feeling mo, may isa ka pa nga lang na downline, feeling mo, hoy, ano ko to? Downline ko to. Yeah. Leader ako. May mga ganong moments. Oh, yun. Yeah. And, yung nalaman mo siya, paano kasi meron siyang,
meron siyang, kumbaga parang meron siyang addiction kasi as a leader na parang pag may nagpa-follow sa'yo, mm-hmm. kailan yung parang nag-momentum yung kumpiyansa mo as a leader na parang gusto kong lumaki. Parang may ganun kasi. Mm-hmm. Kailan yun? Kailan yung time na yun? Na gusto kong lumaki? Parang, although nakikita mo na siya, kaya lang nakita mo, halimbawa, 1, 2, or 3, kailan ka nagkaroon ng vision na magkaroon ng empire na katulad na meron ganito? Actually, this wasn't really a vision na parang magkaka-empire talaga ako ng malaki na na-envision ko talaga. Hindi. Parang, it just came. Ooh. The moment that feeling ko nung time na ready ka na. Kasi naniniwala ko that whatever it is na binigay sa'yo sa buhay mo, it comes when you're ready and you deserve it na. So parang, I just keep on planting good seeds. Okay. Paglingon mo, ang laki na pala ng hasyenda mo. Parang ganun yung nangyari sa akin. So, when you say ready, kailan malalaman na ready ka? There's always readiness in different levels eh. Hmm. Pwedeng, baka para sa iba, ito hindi pa ready, no? Okay. Pero there's, magmamatch lang yan eh. Bawa, nung ikaw ay gusto mong kumita ng 50K per month, may readiness for that level of income na 50K. Okay. Nung 100K, may readiness sa 100K. Siguro okay. Yung readiness ko ngayon, nasa pang kung ano man yung empire at network ko ngayon. Wow. Yun. So, you're always ready. Parang depende lang yan kung ano yung kinareadyhan mo. Parang ganon. Naalala ko lagi mo sinasabi sa akin na head on. Head on. Pag may challenge. Mm-hmm. Ano yung pumasok sa'yo nun? Kasi bago naman sa'yo lumabas yun, yung ganong head on. Oh, yeah. Parang merong pinanggagalingan yan eh. Mm-mm. So, ano yung, kumbaga parang gusto natin malaman sa lahat na yung tipong yes. Before ka nag-head on, paano lumabas yung head on sa'yo na word? Oh, yung head on. I always use that, I think, mga 3 years ago. Mm. Laging, oh, head on, if there's a challenge. Because that's the time when I realized that life is a game. It's not a movie. When you say movie kasi, it means that after one na angat, oh, after the one climax, after yun, end na. But life is a game. You know, this and parang another level after another level if you finish the game. So if you treat life as a game, whatever challenges you may have, talagang hine-head on mo siya. Kasi chill mong tinatanggap at inaano yung buhay. Parang chill mo siya na tinitreat ang life. It's a game. So if there's a problem, you head on. You don't need to be drama kasi wala namang nag-next level ng Super Mario na nag-drama, di ba? Parang ganon. So, ano ba sabi mo sa mga, hindi ka nakaka-relate sa mga madadrama? Kasi nakita ko yung mga leaders mo, parang, ano rin sila eh. Kumbaga parang, kung ano yung nakikita sa'yo, nakikita mo rin sa leaders mo. Yes. So, ang galing ng practice mo. Mm-mm. Ang galing ng practice. Thank you so much. And, yung isang tanong ko kasi, as an influencer, mm-hmm. Alam ko naman na nag-start din yan, di ba? Mm-hmm. Pero believe ako dun sa confidence level mo na pag nag-handle ka ng mga leaders, paano mo na-influensan yung mas mga matured sa'yo, mas professional, mas may negosyo? Despite dun sa age mo na alam nila na mas bata yes. sila, pero mm-hmm. ang galing mo na na-handle mo sila, napapasunod yes. mo sila. Yes. Because first, I don't believe in biological age. No. I do believe that we have different maturities, no, sa life, iba't ibang mga iba-ibang maturity, iba-ibang exposure sa life. And I do believe that even if wala pa ako dun sa like sila, sabihin natin nagde-negosyo, kumikita sila ng malaki. Ako, I'm doing network marketing. Though I'm not yet in my peak that time. Mm-hmm. Talagang I have the confidence because I believe in the concept, law of leverage. Okay. Ano pa? I really do believe na ito yung magbibigay sa'yo ng time and financial freedom. No? Kaya, andun yung confidence ko. At the same time, I know that I care for a person. For that person. Kaya, parang okay lang sa akin. Whatever it is that you might think about me, okay lang. Ang akin, I just share the business because I care about you. I just share the opportunity and that's it. So, nafe-feel ka nila as a leader? Yes. I think so. Yeah, that's why they join. Oh. And talaga yung pagsasubmit kasi, I know it's not easy para magpasubmit ng tao. Mm-hmm. But yung nasabi mo nga, yung vision, paano ka magbenta ng vision sa tao? I just sell love. It's a heart. It's heart, love. Not just vision. Kasi
diba, parang ano, people don't care how much you know unless they know how much you care. So it's always like that when you have a, when you are dealing with leadership. There's really no perfect leadership kasi if sasabihin mo na ito dapat yung leader ito, parang there's no perfect leadership, but there's always a perfect intention to a person. Pag yun naramdaman ng kausap mo, ng leader mo, definitely they will stick to you eh. So, pag sinasabi mo, isa ba sa importante na sa leader yung intention? Heart talaga, of course. Yes. That should be the foundation. Oh. Mm-hmm. Tama yun eh. Kasi mm-hmm. hindi naman, naramdam yung paglaki mo. Yes, kasi kahit ang leader, sabihin natin na hindi ka pa naman ganun ka kagaling na leader. But if people will feel, saan kayo papunta, anong intention mo sa kanya, gusto mo siyang isama, yumaman kayong dalawa, definitely deal, ano eh, parang laging sasama yan sa'yo eh. So ibig sabihin, napadikit siya sa'yo kasi alam niya na may mangyari sa, yes, may mangyari sa buhay niya. Yes, that's it. Oh. And pinaka gusto ko na culture na na-create mo. Sobrang napaka-genuine na mga leaders na sa community na meron. Mga Bok, isa sa mga hinangaan ko din na community na nabuo niya. Elite sa Empire, kaway-kaway sa mga viewers dyan. Okay. Yes. Sa lahat ng mga teams, no? Sa lahat ng mga teams na nanonood. Elite sa Empire kasi sobrang pagka may event, talagang sobrang parang napaka-genuine talaga nung palakpak talaga. Yan talagang yung excitement, yung pagko-comment. Mm-hmm. They all are. Paano mo yun na ano? Paano mo yun na transfer sa kanila? Na parang yung culture ganun, paano mo na transfer? Kasi challenge ma-transfer eh. The culture of what? The culture of halimbawa, yung mga hindi kaya challenge, madali lang. Yung ako challenge kasi old school ako na networker. Oh. Oo. So ako na-amaze ako kasi pati sa pagko-comment, talagang hindi siya kasi ako dati pag nagko-comment yung mga Bok, pag nagko-comment ako sa network, ano siya, yung tipong maiksi lang, yung mga ganun. Yung mga talagang hindi ramdam. Kumbaga parang makakomment lang. Sa kanya ko kasi na-experience na every time na nagko-comment, nararamdaman siya, kumukonnected siya dun sa yes, post. Sa halimbawa ko, anything, videos ba yan, event ba yan, mm-hmm, post ba yan? Ano yung, paano? Kaya ganun, kasi feeling ko yun din kasi ako. Whenever I post, I feel what I post for the intention of communicating to people the positive vibe, the good energy. Kaya before ako mag-post, talagang dinadamdam ko yan, no? I passionately post about something and hindi ko in-expect nagagayahin pala siya ng leaders. 'Di ba? Kumbaga sabi sa makatakod jud. Kusa. Diba? Kusa. Hindi ko, I did not plan for it, even the culture or what. Wala. Naging tamang tao lang din ako. Naging tamang leader. Ang galing kaya na ginawa mo. Ang galing na ginawa ni Pearl kasi, ni Empress, kasi ang ginawa niya, modeling ang tawag doon. So, kung ano yung ginagawa niya, you don't need to teach. Kumbaga parang nakikita na yung nagsiset sa ng example, tapos hindi lang siya basta-basta nagsiset ng example as in talagang ginagawa niya. So, congrats doon. Ang galing. Thank you so ang galing. And I know na marami ka natutunan doon. Alam mo, importante yun, ha? Maging modeling. Diba? Don't teach. Gawin mo muna bago mo ipagawa sa iba. Oh, yes. Napaka-simple. Hindi nga pinagawa sa kanila, parang automatic na lang siya eh. No? Ang galing. Matic na lang na ganun yung nangyari. Ako, nahawa nga ako eh. Kaya nga. Elite Empire. Joke lang. Upline. Ayun. So, ayun. Isa pa. Gusto ko yung practice ng abundance. Kailan mo siya na-break? While nagde-network, while nag-hustle, when you say kailan mo siya na break, kailan siya pumasok sa iyo yung talagang kailan mo na feel yung na practice yung abundance? Abundance in a way of halimbawa, abundance sa pwedeng sa yung way of life mo, paano ka pati sa spending, basic na lang sa spending na lang. Kasi importante yung spending, ha, sa kuan, ha, spending natin. Trabaho ko eh. Yun eh. Ang na break ko yung, but maybe para sa iba mahirap pa rin ako. Diba? Para sa iba mayaman ako. Parang ganun. So, when it comes to my spending, nilakihan ko lang talaga yung hustle ko. And then, yun. So kasi, that I can buy stuff that I like. Kasi naalala ko, kung
dati, okay lang, sabihin ko siya, no? Yeah, of sabihin course, ko, sige. Obok, kasi nag-uukay-ukay to. Kahit, na, kahit nagsisix digits siya, nag-uukay-ukay yan. Tapos, siyempre, kasama ako, nag-uukay-ukay. Tapos, napansin ko siya, na, wala kasi panlalaki masyado. Oo, tamad na ako sumama dun, di ba? Kasi, pang puro pang babae pinapasok eh. Oo. So, ang natuwa ako dun kasi, kahit na kumikita siya ng six digits that time, nag-uukay-ukay pa rin. Mm-hmm. Tapos, nung ako na nagsita, Mi, sikat ka na, marami nagpapapicture. Tapos, nag-level up bigla. Kumbaga, nung nag-level up naman, mm-hmm. grabe naman, puro naman, maka-branded na, naman. Nag-level up siya kasi meron ng ano, online na pwedeng bilhan ng clothes. Ah. Oh, 'di ba? May ganun na. So, pwede mo siyang bilhin, edi mas madali. Oo. Oh. Ilan connection mong bags? Ganun. Mapahal na mga bags, you know? Oh. Mapahal. Tapos, ang pinakagusto ko, na-unlock mo yung abundance. Ano yung lahat, bukod sa mga shopping mo, sa travel, mm-hmm. di ba? Sa buhay mo ngayon, ang ganda ng buhay mo talaga, bukod sa buhay mo, bukod sa mga shopping, lahat, Lamborghini, tapos may love life ka pang maganda, di ba? Amen. Amen. Joke lang. Eto, tanong ko sa'yo, as a leader, importante ito na mapag-usapan kasi meron kasi halimbawa, ano yung strategy mo para yung alam mo yun, ma-empower mo sila. Gumagamit ka ba ng incentive? Wala. Oh. I don't no. Ayoko ng incentive. Kasi personally I never experienced it in my life. Okay. Oh, having incentive. Can you explain na, it? Kasi may incentive kasi normally, sa company pero for me, I don't want na yung leaders will be motivated only by, for example, extra money or extra perks. Mm-hmm. Because I want them to be motivated through growth, through gusto na kong gawin nila yung negosyo passionately with love. Oh. Not because of like they're pushing something. Ganun. Pero okay lang naman kung yun yung way ng ibang leadership. But for me, I do believe na ako pa lang sapat na. Oh. Alam ko na nakakapagbigay ako na, kasi iba-iba naman ang way how we express love to our leaders. Okay. I do believe that how I express my love to my leaders and my support, nice. Sapat na. So, you don't need to give an incentive kasi feeling mo at alam mo sapat na yung service na ginagawa mo. Sobra-sobra na nga minsan eh. No? Diba? As a leader. Yes. Pero ano, gumagastos ka rin, correct? Nagre-regalo ka rin, no? Nagre-regalo ako. I give gifts unexpectedly. Hindi yung, gawin mo to, may reward ka. Parang binibigyan ko lang ng gift kapag gusto. Katulad nung Christmas, binigyan ko sila lang ang DS ng LV. Ooh. Shoes. Yun, yung mga gusto pero nila. Pero hindi nila alam, hindi nila alam. Oo, parang, I just feel like saying thank you and giving them LV. So, ibig sabihin, ginagawa mo yung, hindi ka gumagamit ng word na incentive kasi ayaw mong gamitin nila na maging motivation. Oo. Gusto mo passion. Yes. Gusto mo lang kasi na-solve ko na sa service na ginagawa mo. So, yes. Service as a leader. Mm-mm. Kasi alam ko kung paano ka magano'n. Yung regalo ko sa kanila, parang regalo na lang yun ng biglang pagiging kaibigan. Oh. Oo, parang thanks for our friendship. Oo, yun yung sinasabi ko sa leaders ko. Nice. Oo, thanks for our friendship. Oo, two more memories with you, two more travels with you. Ganon. Ang galing ng culture na na-create mo. Mm-hmm. Sobrang na-amazed din ako. Thank you. And, paano mo si tinitingnan as a leader? Paano mo na-set? Kasi nag-set ka ng standard eh. Parang kung tatawagin kita, game changer ka rin eh. Wow. So, paano pumasok yung mga innovative na kuan mo na mga plans mo mula pandemic, di ba? Yeah. Paano 'yun? Paano pumasok yung paano ka bakit ka nagse-set ng standard? Ano yung goal mo? Ano nakikita mo? Ano mo napi-picture out mo dun sa community, dun sa team mo? Yung sa pag-set ng standard, I'm not aware that I'm setting standards. Kasi I just yan. Do what I think na kailangan or pwedeng gawin. Ooh. Parang makulit lang yung utak ko when it comes to creativity, to innovation, to technology. Oh, kasi... So, i-clear ko lang, hindi ka lang create ng standard. Hindi. Pero kasi ikaw yun. Yeah. Ibig sabihin, yung network mo, reflection talaga kung sino ikaw. Mm. So, lumabas. Mm-mm. Okay. So, gets. Parang kung ano lang ako, yun lang. Yun, kasi naalala ko pagka manamit ka, brand, venue, parang mag-ano, no? Gusto ko maayos eh. Maayos. Oo.
Kasi that's who I am. Oh, kasi pagka lumalabas ka, doon ko nakita kasi yung mga leaders mo. You're a business person eh. Tama. Diba? Hindi ka pwede yung, oh, pwede naman nakatulad ng, may nagsabi nga niyan eh, sila, like, yung may-ari ng Facebook, naka-t-shirt lang, mga ganon. And then, they're already good. Mm. Eh sabi ko, hindi naman kasi ako IT or nasa back company na tech na ang ginagawa ko, nagpo-program or what. I'm a marketer. And people join you. Mm. It's because of you, how you dress up, how you ano. Kaya minsan, correct, sabi lang, ba't may mga branded ka? Hello, I'm a marketer. Oh. Diba? Oh, yung mga artista nga, they market themselves. That's why they have a, diba? Ibang mga ka-Hermes, mga ganon. But me, I'm a marketer. Sabi na, bakit yung mga tunay na mayayaman, naka-t-shirt lang na gray na, ano? Oh. Hindi ho ako IT na software, ano, programmer, ha? Ako ay isang network marketer. So, I need to present myself so well, di ba? Oh, that was, that's a turo yan ni, ano, Robert Kiyosaki. Mm. Oh, nasa kanya yun, na you need to package yourself na maayos ka man na meet. Oh. Tama, no? Yes. Tama. So, dahil doon, kumaga parang, sabi, kasi may nagsabi na, ba't yung network niya Elite Empire, puro mga mayaman? Hindi, mukha lang may... mukha lang mayayaman. Ang market daw, ano, nabansagan yung network ng Elite Empire na, ang market daw, Class A. Hindi, kasi mahihiya silang hindi maging Class A yung pananamit, pero nag-okay ang mga yan. Okay, oh. Oo. So, ay, nag-okay-okay din. Ay, ako okay-okay talaga. It's really my, ano, kahit kumikita ko ng 200,000 per month, nag-okay-okay pa rin ako. Not unless itong pandemic, tapos, ano na, online na, mas madali eh, kasi lumabas ako. Before kasi, I value more my money than my time. But there came to a point now that I value more my time than of my money. Na parang, oh sige, ito na lang. At least, i-deliver na sa bahay diretso. Ang ginagawa ko ngayon, bumibili ako ng maraming damit. So, naka-box pa siya. Aha. Tapos, bubuksan ko na lang siya pag may lakad. Yung ba yung, kasi sometimes, hindi na ako makapag-shopping. Wala nang time talaga. Lalo na pag may event, I'm doing a lot of things. So, it's one of my most na mga iniisip damit. So, kaya may mga box-box dyan na damit na hindi ko pa siya nabubuksan. Oh, unless, may lakad. Katulad ng yat party. Matagal ko na pala yun, ano. Doon ko na in-unbox. Para akong, wow, may unboxing. Marami yan. Sobrang dami. Oh, kasi ayoko mag-isip ng damit. And then, I give it naman din sa mga leaders. Sa mga leaders, no? Oh, kasi namibigay ako ng mga damit lagi. Nice, good culture. Nakapag, ano, hindi mo, ang gusto ko dun sa'yo na ginawa mo, parang, i-wrap up ko lang. Parang, ang ganda nung ginawa mo kasi, hindi ka nag-set ng standard, ikaw yun, tapos nag-follow sila kasi nila. Parang ikaw yung influence nila. Nakikita ko yung leadership is influence. Eh. So, perfect example ka talaga doon sa leadership is influence kasi kung ano yung mga datingan mo, ano yung mga damitan mo, ano yung mga paano magsalita, lahat, kumaga parang ganun eh. So, ayun. Ito yung question ko naman. Yes. Medyo, ito, exciting to. Sige. Paano ka mag-ayos ng conflict sa mga team? Like, of course, may mga conflicts yan. Di naman lahat yan, talagang lahat fun. Lahat yan ng mga leaders, yes, mo, di ba? Of course. How do you manage conflicts within your team? Within your leaders, organization? Pag may nag... Wala naman siguro nag-aaway. Wait lang. Meron ba? Ang meron kasi conflicts with themselves. Yes. Yun. They don't have any conflict outside na nag-aaway yung dalawang tao. But the usual conflict that I manage is the conflict within themselves. Yes. So, kinakausap, pinapaintindi, ganun. Pero ngayon, since before kasi nung konti pa lang yung kakampi mo na marunong ng teaching, na aware, kailangan mo talagang isa-isahin talaga, ito, let them understand life. Until now, na sobrang dami ng nagpa-practice, sobrang dami ng practitioner, kaya wala nang mga conflict. Wala na parang, kung meron man, mahihiya. Mahihiya. Na parang, girl, ano ba? Anong tawag natin dyan? Troubleshoot. Oh, yeah. Yung like term natin that. Dyan, troubleshoot. Troubleshoot. Tapos hanggang nag-evolve, ang tawag na namin, may healing session. Yeah, healing session na. Ngayon, wala na talaga. Parang, you want my time? Are you sure? gusto ko yan kasi, ano kasi yan, parang transformation kasi din nila eh, from mindset to yung mindset nila, yung alignment nila, character alignment nila based dun sa gusto nila.
ilang percent siya sa network yung skills na yun? Kasi alam ko skills siya as a leader. Mm-hmm. Sa pag-aayos ng... inaayos kasi, parang doktor kasi tayo eh. Mm-hmm. Doktor ka eh, ginagawa mo eh. Parang doktor ka, inaayos mo yung structure ng isip. Mm-hmm. Ilang percent yun na kailangan sa... na ilang percent yun sa success mo na kailangan ng skills? It's very, very important. I can't say how many percent, but it's very important na makapag-transform ka ng tao. Kasi kailangan niya maabot yung ugali ng pangmayaman eh. Mm. Ugali ng abundance. Mm. Yan. Ang pagiging abundant kasi, there's really a certain quality eh. Mm. Na hindi pwedeng yung lumang ugali, yun pa. So, in having that transformation, kailangan talaga nandun ka nakagabay. Mm. Ngayon, wala na akong ganun eh. Wala na talaga. Parang graduate na yun. Yes! Ano? Mga leaders ko na yung gumagawa. Pero wala na eh. Parang we're really a big ball of light na. Oh. Sobrang liwanag, sobrang ganda. Mm. Na ikaw na lang yung masisilaw sa sobrang liwanag. Uy. Ayun. Super nice. Natutuwa ako dun sa result kasi kaya ko naman siya nabanggit kasi I know na sa mga viewers din natin na nandun pa dun sa mid pa ba ng success. Halimbawa, hindi natin alam. Halimbawa, from point A to point B, nasaan na sila na part. So, parang kaya ko sa tinanong sa'yo kasi parang kailangan ba nilang gawin yon? Yung talagang i-assess talaga yung tao kung nasa ang level of awareness na sila, lalo na yung mga leaders natin. Di ba? Kasi parang, yun, na-assess. You need to assess them. Mm. Oh, lalo na if you're still building your core and you're still building your culture. Kailangan mo talagang tsagain yung tao. Yes. Na maging, you know, maging maayos mag-isip, maniwala sa sarili, yes. No? Mahapag... isip na they really can do this business. Parang ganun. So, kailangan talaga siya. Kailangan talaga siya. Ng mga nagsisimula. Oo, siguro dumating sa point na wala na akong ganun kasi siguro sabi ni Lord, tapos ka na dyan. Okay ka na. Na-perfect mo na yung exam. Kaya wala na siyang ganun sige ngayon. Gusto ko rin malaman sa sagot mo mismo. Ito, thank you dun sa sagot mo. Ang ganda ng sagot mo. Tapos ito pa importante din sa pag na-network or kahit ano. Diba? Kasi may mga leaders tayo. Kailan ka dapat mag-decide na i-let go mo yung tao or i-keep mo pa? Pagka ayaw niya na sa akin, ayaw ko na sa yun, kanya. Napakasimpleng sagot. Bakit mo pipilitin, di ba? Kasi ayaw niya na sa'yo, o di, okay, kita-kits tayo. Pero pag bumalik ka, ay di welcome pa rin. Ganun. Ganun lang. Ganun o kasi lang, no? Parang pagmamahal lang yan eh. Hindi ka pwedeng magbuhos ng pagmamahal sa isang tao na hindi naman siya nag-respond. Correct. Or else sayang yung parang law of giving and receiving. Give ka ng give, hindi niya nare-receive, tas wala ka rin nare-receive. So, wala lang din yun. So, if you love yourself, ayaw mong sayang lang yung energy na binibigay mo. Kasi pinavalue mo yung sarili mo. Yes. Tapos may ibang... mas deserving ng attention mo nung teaching mo. So, lumilipat ka dun sa deserving? Of course! kaya nga pagka, yun, kaya lumilipat sa deserving. Tama nga naman. May certain perspective lang siguro yung tao na yun, kaya ayaw niya muna. So, naiintindihan mo siya? Naiintindihan ko siya, Kasi kung pipilitin mo din, hindi niya rin tanggap. Based sa understanding niya that time. Parang kanina, may nag-chat kung pwede daw bumalik. Kung pwedeng-pwede. Yeah. Welcome na welcome ka dito. Nagugulat sila. Ha, ganun, that easy, of course. We understand. We're a people business. Sobrang dami na nating personality na naging ano. So, maganda yun kasi if ever na hindi pa kayo align, naintindihan mo siya, tapos hindi ka nag-burn ng bridge, parang hindi. Anything. Pag bumalik, pag ready. Pag-ready. Parang ganun. Anything na decision nila, they wanna go. It's their, it's their, sila yung may gawa nun eh. Tama. Sila may kasalanan. So, don't take it personally. Yan. Galing. Don't take it personally. Sila yun, hindi ikaw. Tama. Ikaw, continue ka lang. Tama. So, ang galing na sagot mo. Mm. Tapos, sa success na meron ikaw ngayon, anong feeling na hindi lang, parang sa lahat ng na-impluensyan mo ba? Gusto ko parang pag pwede rin kasi natin i-look forward yung nangyayari ngayon. Yung parang sa mga viewers natin na pag umabot ka sa ganung level, anong feeling dun sa mga leaders mo na yung nakikita mo na umakit sa stage?
Hoy, feeling ko sa kanila. Oh. Ah, grabe, para akong stage mom. Oh, yung anak ko nakagraduate na. Parang, ang galing. Parang yung, so fulfilling. No? Yung, iba siya. Kasi iba siya na ikaw lang. Iba rin kapag nakita mo kasi paano sila nag-transform eh. From someone na, you know, uuwi na, madrama, mga ganon. Well, that's part of the, ano, kaya nga ganon lang kinikita nila noon kasi ganon yung ugali nila. No. Until they have transformed, until now, sobrang gaganda ng ugali. Sobrang ang gagaling. And sobrang daming tao rin natutulungan. So it's priceless. Grabe. Yun yung ano eh. Yun yung fuel natin eh. Parang you see someone like that. Grabe. Galing yun. Mm. Yung, kasi kahit ako nakikita ako, parang sobrang saya na hindi mo kayang priceless. Priceless. Super yung, priceless. Yung feeling, no? Mm-mm. And kasi since kilala ko din sila. Mm. Parang doon ako na believe kung paano mo sila na manage from nothing, from zero, from hanggang nagsa 7 figures sila. Oo, grabe. So, congrats. Thank you so congrats. And ano yung pinaka last ko na siguro na question to. As a networker, as a network leader, as a paano mo namahal tong industry na to ng multi-level marketing? Paano mo, bakit ka ganun ka-passionate? 'Di ba? Bakit ganun ka-passionate sa pagtuturo, mm-hmm. sa hands-on ka sa pagtuturo, paggagawa ng innovation na ganun? Mm-hmm. Tapos yung pagka nagbida ka ng networking, ramdam mo talaga na kahit sino kausap mo pag sinabi mong networking, parang yung kausap mo para mapagano, networking 'yan. 'Yun ang gusto kong paano mo na love yung networking? Super duper, kasi I know the value that it has given me sa life ko. I know that how this industry saved my life. Can you give me at least 5? Like, ito yung nagbigay sa akin ng idea for me to be able to be grateful about my past. Na wala na akong parents since I was 3 years old. Wow. And then dito ko nakita yung purpose na, may purpose pala. Kung bakit, ba't sila nawala? Kasi magiging inspirasyon ako ng maraming tao. That mere fact of that this industry has given you hope, okay, na may inspirasyon ka mabibigay sa mundo, that's really priceless. Eh, ilang tao yung ganun mag-isip? Na feeling nila, they're very unfortunate in their lives, no? Mm-hmm. Ilang tao yung masisave mo at mabibigyan mo ng hope na kaya nila maging inspirasyon. Nagkaroon ka ng purpose sa kanila. Yes, no? And then, second, I like this. It's because pag sineryoso mo to, this will really give you life. Oh. That, you know, it's not just money, but the time. Because of the leveraging. Paano mo nasabi? Yung life. Kasi napaka-deep na yeah. When you say life. Life, kasi you will experience a lot of things in your life. Not just, you know, the routine na papasok ka ng ganitong oras, time in, time out, uwi ka ng ganito, and then you have the same skills over and over. Ito kasi parang you can really grow in a short span of time, no? Okay. Based on how you want to grow, okay. how you are awakening to every experiences na meron ka, yun yung pinaka gusto ko. Yan. Ano ko dun yung sa, kasi maraming tao kasi na, yung akala nila, ito na yung life ko eh. Mm-hmm. Tapos, nagkaroon ka ng purpose ng gano'n. So, ibig sabihin, hindi yun yung life. I mean, yun yung pangalawa, life. Ay, yung magkakaroon ka ng life. And iba yung purpose. Kanina yun. Oh. Tapos ngayon, yung pangalawa is the life na makaka-experience ka ng sobrang daming bagay. You can experience developing a leader, yun. handling problems na gumaling ka na, that those negative things became positive na sa life mo, how you deal with things, no, paano ka, different personality. So, in short, that's life, where you grow, and where you explore, and where you are being exposed of kung ano yung binibigay sa'yo. Parang, ang dami mong iba-ibang ganap sa buhay. For me, that's life, yes. No? The highs and lows. And the third that I like is, ang dami mong natutulong ang tao. Correct. How beautiful it is that you're waking up every day. People are thanking you. Wow. Not just because of they earned, but because muli silang nabuhay dahil in-invite mo sila. Muli silang nangarap. Wow. Muli silang nangarap para sa pamilya na magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay, matulungan yung mga magulang. It gives you a different kind of fulfillment
pagkaganon yung buhay. So, it's a legacy. And ano yung present moment mo? Nagigising ka. There's a lot of thank yous in your messages na nakakatuwa. It means na hindi mo sinayang yung gift of life na binigay sa'yo ng higher creator natin. Fourth, lima, di ba? Yeah. Fourth is, marami kang matututunan na wisdom. Yun. Because sabi nga, life is lived not to experience all the mga problems sa world para makuha mo yung wisdom. Parang hindi mo kailangan magpagdaanan yung problema for you to be able to get the wisdom. But pwede kang kasing matuto ng wisdom sa pagkakaroon mo ng empathy sa tao eh. Mm-hmm. You put your shoes sa shoes nila. Correct. Learn their life. Correct. You listen and feel their life. Yeah. You will have a solution eh. So, dun ka tumatalino sa buhay. You tend to be able to expand your understanding, widen your horizon, yung perspective mo, parang naiintindihan mo sila. So, mas dumadali at gumagaan yung buhay. It's because of the different exposures to different perspectives ng tao. Kasi may wisdom ka. May wisdom. Yun. And then, this will give you, it's not just earning money, pero this will give you a multiple times for you to celebrate. Ooh. Kasi kapag ka, ikaw lang, you don't have a huge organization, pwede nga happiness mo ikaw lang, okay, yung partner mo, immediate family mo. Mm. But here, if you're also celebrating their success, there's multiple times that you can experience success. Eh. Ooh. Eh, paano pag dumami sila? Eh di everyday kang successful, everyday ka na parang nagcha-champion sa, di ba? Everyday ka na nanalo ng lotto. So how beautiful that life is. Kaya nice. Whenever I talk about it, I'm doing network marketing, talagang iba yung conviction ko. Yes, ramdam yung conviction mo. Sobra. When you say networking. Pero naiinis din ako sa iba na mga nagna-networking na, they're using the business model and then they, pero life nila yun eh. Bahala. It's their karma. Bahala sila. Oh, kaya I'm really grateful for this kind of like network talks na sobrang daming taong maa-aware what network marketing is. Kasi sobrang ganda ng industry and it's an equalizer. Yes. They don't even check my resume, bio data, or transcript of records. So it's for everyone. Yung ibang hindi naka-graduate or sabihin natin na elementary lang tapos, pwedeng sabihin na, you can be a janitorial or what. They can't really earn that big. Paano pag masipag ka? Correct. And right now, what I love, ngayon meron tayong deaf and mute sa community, nag 100,000 last month. Wow. So it's really an equalizer. So that's what I love. Na it's very understanding. The industry itself is very understanding, very open. That's why a lot of dreamers, mga parang wala nang pag-asa sa buhay, nagkakaroon ng pag-asa. Correct. Ang galing. Yeah, that's what I love. Lima lang, di ba? I hope there's 100. Sobrang dami. Grabe. Yeah. Thank you, Empress. Yes. Dami mong magandang sinabi. And, last two. Okay pa, no? Okay pa sa 200 for you. Naka-Lamborghini ka na ngayon. Yeah. Okay. And kasama ako sa na-witness ko kung gaano ka tawag na to. Yung from manager's check, paano mo sinulat, nakita ko 'yun. Tapos yung goosebumps talaga ganun, 'di ba? May tanong ako, yung Lamborghini, ano yung nagre-represent sa 'yun? Pag sinabing Lamborghini, representation na ng Lamborghini is a representation of, I feel that I have unlocked the key to abundance. Wow. That's it. Kasi, yun eh. Parang, it's a representation of how many years of practicing the life's principle, which is the law of giving and receiving. I am really taking care of my energy. I'm protecting my brain always. That's why I don't watch TV. I don't watch reels na mga wali lang. Or even listen to boses ng parang medyo may nag-aaway. In ano ko agad yan. I'm very aware of what is parang emitting sa sarili ko. Yun. Representation of the discipline, the hard work, the gratitude, the creativity, the blessings that our higher creator is giving. Kasi I do believe that
yung ideas kasi bigla na lang siyang pumapasok eh. Mm. And I recognize ideas as blessings. Yes. I recognize energy as blessings. I recognize, you know, wisdom as blessings. So everything, I know that it's God-given. So parang tuwing pumupunta siya sa akin, I really apply it. Kasi may iba na may bagba ng idea, ng idea, tapos they don't execute kasi feeling nila wala. Ako, pinapahalagahan ko bawat idea na pumapasok sa akin. Galing yun. Kasi sabi ko, binigay mo to sa akin, it's because I am destined to do this. Parang ganun. So, ina-apply ko siya agad. Kaya siguro nagiging maganda yung flow. Mm-hmm. When I apply it, it's like I release the idea because it's applied already. Mm-hmm. When I apply it, another idea comes in. So, parang nagiging maganda yung flow ko. Na nagiging help yun, it represents din the high vibes frequency, the love for life. Yeah. Yun, saka maraming taong natulungan. Ayun, parang it's given, sobrang nakakatuwa. Kaya ako yung binili, ay sabi ko pag binili ko to, maraming taong mai-inspire kasi parang it's a one in every how many na may kilala kang naka-Lamborghini. Correct. Diba? Eh, sabi ko, itong mga leaders, yung mga nagne-network, they deserve to meet someone to na meron nun para mas ma-attract nila. No? Someday, they're gonna have that then. The world is so abundant. Napakaraming pera. Tapos gusto ko rin siya na, sabi ko, how beautiful yung experience will be na nagda-drive ka ng Lambo. And then makita siya ng young girl. Ano sabihin? Uy! Ang Lamborghini, alam siya na parang high-end car talaga. Itsura pa. Uy! Nice car! I wanna have that soon. Parang ganon yung mga kids, diba? So, tapos, na-experience ko siya, dinadrive ko siya. Yung mga dumadaan, nakangiti. Nakaganon, no? May ngiti talaga. nakangiti talaga sila. Tapos, drive-drive ko. Naalala ko dun ako sa Pasig, Ortigas. Drive-drive ko, sabi nung naglalakad, eh, ang baba. Boss! Umano, no? Sabi ko, pwede bang ma'am? Hindi ba na kasi boss, eh. Boss! Ganun talaga siya, oh. Grabe yung energy nung sasakyan na lahat ng tao nakangiti sa kanya. Ibig sabihin, lahat ng madadaanan nun, mapapangiti. Eh, di nabigyan mo sila ng gift. Nabigyan mo sila ng light. It's just another way. Galing. It's another way of sending you love and light. No, driving that Lambo. Na-excite na ako na that's really the impact of that car. Ang galing. Yeah. Ang galing nung ano. Laki, dami ng purpose niya. Minsan ganyan eh. Ba, may wini-wish ako na universe, higher creator, I like this. Pipigay niya sa'yo. Pero tatanungin niya, bakit? So, kailangan ko sagutin sa brain ko yun, sa mind ko yun, sa kanya. Ito, kasi ito. Ba't ko sa'yo ibibigay, hindi sa kanya? Kasi ito. Okay. Ganon. Parang, if you have that agreement, alam mo yung purpose of everything na binibili mo, na ginagawa mo, pag-aligned sa purpose ng mundo, di, bibigay sa'yo. Ang galing nung self-talk mo, no? Ang galing. Galing. Yun. Congrats. Yes! Congrats sa Lamborghini and excited ako na mauwi na dito sa Cebu. Oo nga. Tuturuan mo ba ako nun? Of course. Ipapadrive mo ako nun? Oo. Ikaw nga first passenger. Wow! Diba? Thank you so much sa, siyempre sa, ayun, sa Lamborghini na binigay mong kung ano yung nagre-represent siya kasi ako na-feel ko, lahat ng mga sinabi mo na-feel ko talaga kung ano yung reactions ng mga tao. Diba? Okay. Tapos, lalo na kung nakasakay, ikaw mismo nakaandar, di ba? At yung mga nadadaanan, di ba? And, yon. May 2 question pa ako. Sige. Kasi kanila pa ako tanong sa'yo eh. Kung meron kang question sa akin, ano yun? Walang matanong. Kanila pa tanong na tanong. Kung meron kang question, isa lang. Ay, yung mga madali about lang ha? It depende sa what yun. Is the scientific name of aloe vera? Siyempre, alam ko yan. Aloe barbadensis miller. Tama naman yun, tama. Napag-google. Google nyo. Kung may tanong ka. How do you train people? I train people siguro through experience. Experience. Sa base experience ko, tapos tinitingnan ko rin yung tao kung ano yung
saang level of understanding siya. So iba-iba yung approach nung paano ko siya ite-train. Kasi halimbawa, hindi siya pwedeng, hindi applicable sa bawat persona kung ano yung approach ko dito sa isang tao. Tapos ito pa pala yung level of understanding niya. So depende rin. Iba-iba yung approach. So magkakaiba. So doon ako sa depende sa need niya. Hindi ko rin siya pwedeng halimbawa, liquid pa lang siya, tapos subuan ko agad ng adobo, mabibilaw ko rin yun. So, hindi rin sa age, not by age, depende rin sa experience, depende rin sa exposure ng tao. So, mag-iiba yung approach ko, depende dun sa tao, based on need sa kanya. Yun lang yung sagot. Okay. Isa pa? So thank you so much for watching Network Talks. Ako na yung host. Siya na yung host. Ayun. And syempre, alam ko maraming mga bok. Alam ko marami kayo natutunan kay Miss Pearl, kay Empress. Marami kayo natutunan. And talagang abangan nyo itong mga episode na to kasi sobrang andaming mga iba't ibang leaders, iba't ibang approach, iba't ibang style. Lahat sila effective, lahat sila successful. Pero mayroon tayong mapupulot ng bawat experience nila. Mayroon tayong mapupulot ano yung mga strategy nila. Nirespeto natin lahat ng strategies ng mga leaders. Tama yan, basta tama yan. But may mga iba-iba lang. So, pupulot na lang tayo kung ano yung pwede sa atin, di ba? So, dahil sa mga sinabi mo, thank you so much. And sa lahat ng mga nagpa-follow, mag-follow lagi sa lahat ng mga social media and abangan nyo lagi yung mga uploads namin dito sa Network Talks and sa mga susunod na guests. And of course, patapos na tayo. Last word dala sa mga viewers natin, mga bok, sa last word? Yes, so... Message. Yeah, message to everyone is lagi nyong tandaan, you're here in this world to become a champion sa buhay na you're here and you have infinite possibilities, infinite yung creativity, ideas, energy, no? Mm-hmm. Infinite yung inyong wisdom, yung inyong lahat, infinite yan. Kaya... Do more in life. Grow fast so that you will have your success very fast then. And time will come, no? Na it's not you lang na magiging successful but a lot of people because that is the best and the greatest charity that you can give to the world is to help other people how you got it. So, thank you. Yes. Ang ganda naman sinabi ni Mimi. Ako, masabi ko lang, gayahin mo kung ano yung sinabi niya. So, thank you so much sa episode na to. Sobrang alam ko marami kang natutunan sa growth, leadership, na-inspire ka, di ba? So, sundan mo lagi lahat ng subscribe, ha? Subscribe, mga bok, ha? And abangan nyo mo sa susunod. So, this is Network Talks. See you next time. This is LPG! Sabay!